Singapore po at isang puting Pilipino sa mundo ng mga Amerikanong kulay brown. Nilulhati Bautista, Filipino 9. Isang security guard na kano sa base militar ang nakapatay ng Pilipino. Tumangging isuko ng militar Amerikano sa korte ng Pilipinas ang bata nilang kriminal. Lahat daw ng imbestigasyon sa loob ng base Amerikano ay kailangan munang basbasan ng mga taga-Amerika Department of Defense. Ikinulong ng mga kano ang isang minerong Pinoy sa salang pagpasok nang walang pahintulot sa lupa nila. Dapat lang daw, sabi ng Attorney General Herbert Brownell, dahil lupang kano daw ang bawat pie ng lupang Pilipinas na nasa disposisyon ng mga kano. Isang batang Pinoy ang binaril ng isang kano sa Clark. Isang mangingisdang Pinoy ang pinatay ng isang kano sa Subic. Isang Pinoy ang napagkamalang baboy damo at walang awang binaril ng mga ngasong kano. Alam mo ba ang ginagawa ng mga kano? Lilitisin nila nang mabilisan ang bata nila. Ipawawalang sala, saka pauuwiin sa Amerika. Minsan nga, hindi na nililitis. Pauuwiin na lang agad. Sa katwirang, tapos na ang kontrata nito sa Pilipinas. Maghabol man tayo, wala na ni bakas ng sapatos ng hinahabol natin. Sabi ng iba, wala raw tayong magagawa. Base iyon sa kanong yon. Pero gago, hindi sa kano yon. Atin yon. Lupa natin yon. Saka, di totoong wala tayong magagawa. Magagawa nating lumaban. Tagpuan. Mga nabanggit na lugar. Olongapo, kung saan naganap ang malaking bahagi ng nobela. Dito nakatiri ang mga clubs na pinapasukan ng mga tauhan. Freedom Pad, isang club sa Olongapo kung saan kumakanta si Mike Whiteman's Territory. Obvious ba? Lugar sa Olongapo kung saan naroon ang maraming Amerikanong puti. Brown Community, bahagi ng Olongapo kung saan marami ang mga Pilipino. Brown nga eh. Black Man's Row, tinatawag rin The Jungle. Narito marami ang mga Amerikanong itim. Base militar sa Subic at Clark, kung saan nagtatrabaho ang maraming Pinoy at kano. Music Box, isang club na nangangalandakan ang mga palabas nilang agogo dancers. Bahay ni Magda at Mike. Kailan? Panahon pagkatapos sa kupi ng Pilipinas ng mga Amerikano kung saan dito sila nanirahan at nagnegosyo. Tauhan, Michael Mike Taylor Jr., pangunahing tauhan. Anak ni na Dolores at Michael Taylor Sr. Kasama si Magdalena sa bahay, pagkamat wala silang relasyon. Kaibigan ni na Desto, Ali, Steve, Igna, William, June at Jeffrey. Dolores, ina ni Mike. Nahulog ang loob kay Michael Taylor Sr. Kaya nabunga si Mike. Michael Taylor Sr., ama ni Mike. Nangakong babalik sa Pilipinas para pakasalan si Dolores. Ngunit, di ginawa. Magdalena, Magda. Kaibigan ni Dolores. Kasama ni Mike sa tinutulugang bahay dahil sa usisa ng ina nito. Nagkaroon ng relasyon kay Sam na isang kano. Ngunit, iniwan siya nito dahil sa akalang may namagitan sa kanila ni Mike. Nahulog ang loob kay Steve, kaibigan ni Desto. Steve Taylor, inibig ni Magda, napatay ni Mike. Modesto Desto, may asawa, tatay ni June, kaibigan ni na Mike, Ali, Magda, William, Igna at Jeffrey. Kaaway ni Johnson na isang kano, inaaway ni Richard. June, anak ni Desto na napunta sa Basiliban sa kagustuhan ng ama. William Smith, mabuting asawa ni Irene.
mabuting tatay ni Willie. Amerikanong tapat at mabait, kaibigan ni na Mike at Desto. Irene, asawa ni William na hindi nabigo sa paghihintay dito. Alipio Ali, kapatid ni Alicia, baklang tiyuhin ni Jeffrey, amo ni Igna, kaibigan ni Mike at Desto, nahulog ang loob kay Richard. Ignacio Igna, katulong ni Ali, tagapantay ni Jeffrey, kakontsaba ni Richard. Jeffrey, anak ni Alicia na purong Pilipino, ngunit lumaki sa Amerika. Pamangkin ni Ali, binabantayan ni Igna. Richard Holloway, gumago kay Ali, kinontsaba ni Igna. Buod, nagapo ni Luwalhati Bautista. Ang aklat na gapo ay isang nobelang isinulat ni Luwalhati Bautista na tumatalakay sa problemang nababalot sa mga base militar ng mga Amerikano dito sa Pilipinas. Ilan sa mga kasama rito ang diskriminasyon ng mga Amerikano sa Pilipino, pang-aalipusta sa mga Pilipina ng mga puti, at maging ang kawalang bahala ng mga Pinoy o mas tamang sabihin na gobyernong Pilipino sa mga nangyayari sa lugar ng mga base militar. Nagsimula ang kwento sa Freedom Pod, isang bahay aliwan na matatagpuan malapit sa base ng mga Amerikano, kung saan nagtatrabaho bilang manunugtog ng gitara ang isang Michael Taylor Jr. o mas kilala sa pangalang Mike. Siya ay may maputing balat at blonding buhok na nakuha niya sa kanyang amang Amerikano. Alam niya na sa kabila ng physical na kaanyuan, Pilipino ang dugong nananalaytay sa kanya, na nagmula naman sa kanyang inang si Lourdes, isang babaeng nagbebenta ng aliw. Lumilikha rin siya ng mga awiting nasa wikang Filipino na tumutuligsa kung hindi man nanunokso sa mga marinong Amerikano na nakikinig sa kanya dahil sa pag-aakalang purong Amerikano ang kumakanta. Dito sa lugar na ito, ipinakita ng autor ang sigalot na namuo sa pagitan ng lahing puti at kayamanggi sa pamamagitan ng higit na pagpapahalaga ng mga waiter at waitress sa mga dayuhan kumpara sa mga Pilipinong naroon. Ito ay dahil sa mentalidad na mas mataas ang halaga ng dolyar kaysa piso. Ngunit kung susumahin ay pareho lang ang mahalaga base sa sorbesang binibili. Ito ay nagbubunga ng away ng mga customer sa loob ng bahay aliwan. Ikinuwento rin sa lugar na ito ang kulturang impormal na pakikipagrelasyon ni Magdalena, isang babaeng nagbebenta ng aliw at kasama sa bahay ni Mike, at ni Steve, isang marinong Amerikano na nakadistino sa base. Hindi mawawala sa kwento si Modesto, isang Pilipinong may kilalang posisyon sa base, na laging tumatambay sa Freedom Pod, at si Ali, isang baklang nagtatrabaho rin sa Freedom Pod at karelasyon ni Richard. Dumali ang kwento sa pagpuna ni Modesto sa mga gawi ng isang Magdalena kapag nariyan ang mga Amerikano na ayon sa kanya, masyado sila nagpapauto sa mga nais mangyari ng mga dayuhan sa kanilang katawan upang maibsan ang suliranin ng sikmurat maging ang suliranin ng kalooban at puso. Ipinakita rin ang istorya ng pagkahumali ng mga Pilipino. Si Magdalena bilang referensya sa mga stateside goods na ibinibenta lang dito ng mura dahil patapon na produkto na ito sa Estados Unidos. Isinalaysay din ang naising ipakilala ni Mike ang sarili hindi bilang Amerikano kung hindi bilang isang Pilipino, dahil sa pagkainis niya sa mga kilos, isipan at pag-uugali ng dayuhan. Dahil sa ibang kulay na taglay, napasok siya sa away ng lahing puti at lahing itim sa teritoryo ng mga kayumanggi. Sa paraang ito, ipinasok ng autor ang hidwaang mas magaling ang mga puti at pagtratong alipin sa mga itim. Tinumbok ng kwento ang pangunahing suliranin sa pamamagitan ng pagkukwento ng buhay ni Modesto sa loob ng base. Si Modesto ay tinatawag na Yardbird
ng mga Amerikano bilang insulto ng paghahalintulad sa mga uwak at maya na tumutuka ng kahit anong mismis o butil na tira-tira sa loob ng base. Sa kabila nito, tinitiis niya ang mga alipusta sa kanya at pilit na itinatayo ang winawasak na dignidad sa oras ng kanyang paglabas sa base. Pinakita niya sa yugto ng kwentong ito ang diskriminasyon sa pagitan ng puti at kayamanggi sa loob ng base. Nagkaroon ng alitan sa pagitan ni Johnson, isang marinong Amerikano sa loob ng base, at Modesto. Mas maliit ang sahod ni Modesto kumpara sa mga puting kapareho niya ng posisyon. Upang di na magreklamo, ibinaba ng Amerikano ang posisyon ng Pilipino upang tumugma sa sahod na ibinibigay sa kanya. Lalo pang nagpasidhi ng galit ni Modesto nang malaman ng kanyang anak na si June na mali ang kwento na respetado ang kanyang ama sa base. Nalaman din niya na tinatawag na Yardbird ang kanyang ama. Tumuloy ang kwento sa kagustuhang bawiin ni Modesto ang kanyang nasirang dignidad. Sinarili niya muna ang kanyang problema at hindi nakipag-usap sa kanyang asawa at maging sa matalik niyang kaibigan sa loob ng base, si William Smith, isang puti sa loob ng base. Dumating ang araw kung saan punong-puno na si Modesto kay Johnson nang ipinagdikdikan nito ang pagtawag kay Modesto ng Yardbird. Nagkaroon ng kaguluhan at napatay ng isang Amerikano si Modesto. Naroon si William na umaawat at tumulong kay Modesto ngunit wala siyang nagawa. Ang pangyayaring ito ang nagbunsod ng pagbabago sa pananaw at pag-uugali ng iba pang tauhan. Si Modesto'y hinarap ang mga itim at taas noong sinabi na Pilipino siya at kapareho nilang galit sa puti. Si Magda na nagkaroon ng panibagong perspektiba sa mga stateside goods dahil sa mga pangaral ni Modesto. Ang sumunod sa kwento ay nagsalaysay ng mga pagbabago sa mga karelasyon ni Magdalena at Ali. Namuntis si Magda at nais ipalaglag ni Steve ang dinadala nitong sanggol dahil may asawa't anak ito sa Estados Unidos. Napatay ni Mike si Steve dahil sa kawalang pagpapalaga kay Magda. Ginulpi at halos patayin si Ali ng kanyang karelasyon upang makatakas dahil pera lang pala ang habol ni Richard sa kanya. Sa huli, nagkaroon ng diwa ng pagdadamayan sa pagitan ng mga kayamanggi sa kabila ng kanilang dinana sa mga dayuhan sa sariling tinubuang lupa. Reaksyon. Ang gapo ay tungkol sa hirap na nararamdaman ng isang half-Filipino, half-American na gaya ni Mike. Naiintindihan ko siya. Sa tingin ko'y litong-lito siya sa mga pangyayari dahil ang anyo niya'y kano samantalang ang puso niya naman ay Pinoy. Mahirap nga naman ang kalagayang ganyan lalo na kung sarili mo lang kalahi ang magtatakwil sa'yo dahil sa naiiba mong kulay. Sa halip ng mga ito'y hanga rin naman ako kay Mike dahil napanindigan niya ang pagiging Pinoy at hanggang sa huli na ipagtanggol niya ang kahit papaano ang nalalabing tangal ng mga Pilipinong nagsusunsuran sa mga Amerikanong walang ginawa kundi manigaw at mag-utos. Liban dito, tinulagsari ng aklat ang colonial mentality ng mga Pinoy. Maliwanag na isinasaad sa nobela na inaapi tayo ng mga Amerikano kagaya na rin ng pag-aapi nila sa kapwa nilang Amerikanong kulay itim. Ipinakikita lang sa nobela na masyadong mababaw ang pagtingin sa atin ng mga kano. At di nila magawang pahalagahan ang karapatan ng mga tao sa bansa. Binubulag at pinaniniwala umano tayo ng mga ito na sila ang dahilan kung bakit umaangat ang Pilipinas na kung tutuusin ay kabaliktaran namang talaga. Simulat sa pool, ipinakilala ako sa kasinungalingang magandang mag-abroad dahil maganda ang buhay doon at madaling umasenso. Pinalaki akong may pagnanais na makuha ng mga gamit na imported dahil ito raw ay umano'y high quality. Tinuruan ako na ang mga Amerikano'y mababait na tao at nandito lang para tumulong.
Ako naman pala'y mali. Nang dahil sa nobela'y namulat ang aking mga mata sa kamaliang ginagawa nitong mga dayuhan at ng katangahang ginagawa ng kalahi. Di ko lang maintindihan ay kung bakit ayaw na ayaw ni Mike sa kulay niya na iyon naman ang uso ngayon sa mga Pilipino. Kung ako man ang tatanungin, hindi ko maiiwasang mainggit kay Mike sa kulay nitong hilaw. Ako ba na may nakararanas din ng diskriminasyon sa kulay kong mas kayumanggi sa kayumanggi na mga klasiko? Sa kalooban ko, hinasa akong umayaw sa maiitim dahil umano'y hindi magaganda ang maiitim. Inaamin ko, makasalanan nga ako. Nagpapasalamat naman ako na may natitira pa palang puting Pilipino na kagaya ni Mike na may pagtatanggol ang bayan niya kahit na Amerikano ang anyo nito. Sana nga'y isang araw ay mamulat rin ako sa katotohanan ang kulay ay di pinagbabasihan ng kagandahan. Masayang basa ang gapo ni Bautista. Napansin kong kahit na babae siya, iba ang labas ng tono niya mula sa simula hanggang sa wakas ng nobela. Hindi ko maiiwasang maalala ang uri ng pagsulat ni Bob Ong na gaya rin kay Bautista ay tungkol sa pagkaalipin nating mga Pilipino. Masasabing, maaaring si Bautista nga ang pinagkunan ng inspirasyon ni Ong sapagkat hindi malayo ang estilo ng mga ito sa bawat isa. Maraming salamat. Easy now, no need to go down. Easy now, no need to go down.